Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading para sa buwan ng July 2023. Ayan, so napakabilis ng panahon, second half na ng 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaaring hindi, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. And also, if you want private readings, pwede kayong mag-avail ng ating new discount or new promo, no? For July na yan, kasi yung 50% discount natin for June ay sold out na. Ayan. So, ang open na ngayon is from July 1 to 31, 2023. 25% discount para yan sa mga previous clients. So, kung nakapagpa-read ka na sa akin, kahit isang beses lang since 2021, pwede mong ma-avail yung 25% discount na yan on all services. Okay, so, pa-follow, like na rin ang ating Facebook page, Instagram, at TikTok. Lahat po yan ay Mr. Queen PH. So, let's see, Cancer, what's up? July 2023 for Cancer. Renew your life. Wow. So merong rebirth, bagong ikaw. A new version of yourself. Mas matapang, no? Mas malakas ang loob, mas palaban. Ayan. Renew your life. So merong bago, mangyayaring bago, magsisimula na bago sa inyong life ngayong July. And also, merong remembrance. Ito yung tipong kahit na nagmo-move on ka na or meron ka ng bagong landas na tatahakin, may nagsisimula sa iyong bago, hindi ka pa rin nakakalimot sa pinanggalingan mo. Kumbaga, ano, you still remember the people na nandyan para sa'yo, tumulong sa'yo, kahit na nagkaroon ka ng mga challenging situation sa mga taong ito, iniisip mo pa rin kung ano yung lesson na natutunan mo doon sa experience na yon with them. And then, free your inner fire. Wow. So, itong freeing your inner fire, this is your passion about something eh. No? So, parang meron kang tina-target or ita-target ngayong July na ma-achieve. So, ang importante daw is talagang dedicated kayo, no? Talagang determinado kayo na makuha yung goal ninyo. Ayan. At ang mag-ano dyan, yung kumbaga parang mag-fuel nyan, is your passion. Okay? So, let's see what else. Ano natin yung ano, overall energy ninyo for July. Ano yung overall energy ng mga Cancer sa July? Six of Cups. Past energy to. Or yung inyong, aalalahanin nyo yung inyong kabataan. Or pwede rin yung mga pangarap nyo nung bata kayo. Tapos, gusto nyong ipagpatuloy or tuparin yun ngayon. So, this is your challenge with the Six of Coins. Some of you, pagdating sa finances, medyo may imbalance, no? Pwedeng merong sumusobra. Yung tipong sumusobra naman yung paggastos kesa sa pumapasok na pera. So, maging masinop or maingat sa paggastos ngayong July. Make sure na namomonitor mo yung cash flow mo. So, this is your blessing, Nine of Stuffs. Itong Nine of Stuffs is about strength, no? Kung gaano ka kalakas, kung gaano ka ka-resilient, no? Sa mga challenges. So, may opportunity ka na mas lalo mo pang palakasin yung sarili mo base sa mga naging experiences mo in the past. Okay? Kaya nga, alalahanin mo kung saan ka nang galing, kung paano ka nagsimula, at kung ngayon may pinagbago na, malaki ng pinagbago, be grateful for that, no? And your blessing is the Five of Stuffs. So, itong Five of Stuffs is about challenges or mga competition. So, yung iba sa inyo, maaring mapupunta kayo sa isang competition
pwede rin konflikto, pero blessing siya sa'yo. So, ibig sabihin yan, it's a blessing in disguise para sa inyo. So, ika-clarify pa natin yan. Ano tong Six of Cups? What is the Six of Cups? Seven of Swords. Oh, can be person from the past or experience sa past mo na may panloloko. So, for you, maaring dito ka kukuha ng lakas mo, no? Instead na panghihinaan ka ng loob dahil sa mga naging trust issues mo sa isang sitwasyon, sa isang tao, sa isang relationship, mas lalo mong palalakasin yung sarili mo at iisipin mo na hindi ka pwedeng mapabagsak ng kahit na sino, no? At yung ganong, kasi may panlilin lang, no? May panloloko rito. So, kumbaga patutunayan mo na hindi porket naloko ka niya, eh, hindi ka na lalaban sa buhay. Okay? So, let's see your challenge. Six of Coins. Four of Pentacles. Mm-mm. So, kung magkakaroon ka man ng imbalance pagdating sa pera mo, makaka-recover ka agad-agad. Okay? With the Four of Pentacles. Kasi, kumbaga, magiging stable pa rin yung iyong finances pagdating ng July. Siguro, meron ka lang mga kailangang bayaran, tapos, hindi mo, kumbaga, medyo malaki yung kailangan mong gastusin kesa sa pumasok na pera, pero mababalance mo rin yon eventually. Baka merong darating na unexpected income or money sa inyo. So, this is your opportunity. Oh, Two of Pentacles, yes. Pwede tong help or tulong galing sa isang tao or bagong pagkakakitaan. Mm-mm. Merong darating na new earning opportunities for you. What is the Five of Stops? You have the Two of Vessels. Oh, so, ang nasa-sense ka rito is there is someone that's going to be with you sa mga challenges na kakaharapin mo. So, kumbaga, hindi ka nag-iisa. Oo. Merong kang kapartner. Merong handang tumulong sa'yo. Merong handang dumamay sa'yo. No? So, nothing to worry about. Let's see, ano pa? For you, Cancer. Ngayong July 2023. This can also mean a business partnership. And meron din ditong blessing na dati mong nakaaway or nakaalitan, magkakaayos kayo. Mm-mm. Pwede itong sa romantic connection mo, pwede rin sa friends. Fertility, ayan. So, mas magiging productive ka ngayon, adaptable, marami kang magagawa. Kumbaga, marami kang mga resulta na maipapakita, no? Base sa mga pinaghirapan mo. Dream sweet, sleep deep. Ayan, yung iba sa inyo magkakaroon ng masarap na tulog ngayong July. So, maaring mababalansa nyo na yung oras at panahon nyo sa pagpapahinga. Pwede kasi yung iba sa inyo, busy-busy, maraming ginagawa. So, nakakalimutan ng matulog. Oo, so ngayon, ngayong July, you might be focusing on having more sleep. Kasi importante yan eh, nakakapahinga yung utak. So, we also have Moon in Libra in the 7th house. Ayan, 7th house is about relationships, partnerships. So, maaring meron ditong malalim na connection with someone na can be sa romantic, no? Iba sa inyo papasok sa isang seryosong relationship. Yes, na ito yung magbibigay sa'yo ng inspiration na magpatuloy at lalo pang mas mangarap at ipursue pa yung gusto nyong ma-achieve sa buhay ninyo. And you also have Jupiter in Sagittarius in the 9th house. Wow. So, ang Jupiter kasi is lucky, no? Maswerte. Ito rin yung growth, expansion. So, yung iba sa inyo, if you have plans of traveling abroad or pwedeng for business or for a job or para lang sa yung pagbabakasyon. Marami kayong magagandang experiences na mararanasan, no? With Jupiter here, may swerte sa pag-abroad sa inyo. So, kung kayo ay nagbabalak na magtrabaho abroad, mag-apply abroad ngayong July, i-pursue nyo na yan. Huh? And then,
Someone you know is undependable and insincere. Okay. So this is someone na I think ito yung energy na ine-embody nyo kanina. This can be a person from the past na pwedeng hanggang ngayon, hanggang July, pwedeng maapektuhan ka pa rin ng mga ginawa niya sa'yo, no? Pero masyado kang masaya para magpa-apekto. Yan yung isang main goal mo rin for July, just to be happy, you know? And then, cobweb, protected from negative forces beyond your control. See, meron kang protection, okay, from harm. Kung sino man to na mga undependable and insincere sa'yo, may mga gagawin ng iyong mga spirit guides ang universe para tanggalin yan sa buhay mo. Okay? So, that is your reading, Cancer. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Cancer. See you again.